Magandang hapon mga boss. Dito muli tayo sa third floor game foul sa Raymonteng Manukan. Ngayon pala isi-share ko sa inyo yung ginagawa kong diskarte pag nag-change feeding tayo ng manok para maiwasan natin yung stress sa manok. Ito yung crumble pang 1 month to 4 months. Ito pang 4 months and up. Ngayon, pinapatok ako sa mga 4 months ko ito, crumble. Ngayon, i-change feeding ko na sila papunta rito sa pellets. Kasi parang hindi natugma yung crumble sa edad nila, kailangan ito na. Kaya gagawin natin, papalitan na natin ng unti-unti. Unti-unti lang yung pagdagdag natin ng pellets dito sa crumble. Tignan nyo. Yung isang pack na ganito, isang pack na yan, gawin natin yan. Hindi po ako endorser na itong Thunderbird ha. Ito lang po ginagamit ko talaga. Ganyan. Haluan po natin ng 1/4 lang nitong pellets. 1/4 lang. Tantya-tantya na lang. Para hindi mamibago yung manok. 1/4 lang po nilagay ko dyan. Tinantya ko na lang. Tapos haluin natin yan. Para may nakikita lang na pellets yung papatukain natin. Oh, may mga konting pellets na yan. Tapos mga 3 days, tignan natin kung uubusin nila, kung hindi nila titira itong mga pellets na to. Dadagdagan ulit natin ng 1/4 ulit sa 1 kilo. Bali magiging kalahati na 1 kilo nito crumble, tapos magiging kalahating kilo na nung pellets sa susunod na mga 3 araw. Titignan muna natin kung tutukain nila tong pellets. Yan, kita nyo may pellets, no? Hindi siya yung may stress, hindi siya yung biglang palit. Kasi pag galing ka sa crumble, tapos bigla mong pinalitan nito na hindi naman nila kilala pa, bigla mo lang pinalitan, na doon po pumapasok yung change feeding stress. Minsan po hindi tutuka yung manok natin, maninibago sila, lalaruin lang nila yung pagkain na yan. Kaya maganda gradually lang yung pagdagdag natin, onti-onti lang yan, o ganyan lang, o para tutukain pa rin nila yan. Kahit 10 patuka, pag nagpapalit pa ako ng patuka, ganyan po ginagawa ko. Hindi ko po sila binibiglang palit. Pag biniglang palit mo kasi sila, hindi sila tutuka. Baka mamaya magkasakit pa, stress pa. Lalo lalala yung problema natin. Kaya sa akin, ganito ginagawa ko. Unti-unti lang yung dagdag sa ipapalit mo na patuka. Yan, may nakikita kayong mga pellets na yan, oh. Tukain nila yan, unti-unti lang. Pagkalipas ng mga ilang araw, pag nakikita natin tinutuka naman nila itong mga pellets na yan, dagdag ulit tayo. Paubos lang muna natin sa kanila lahat to. Pag naubos na lahat to, after mga 1 week siguro, pag ubos na ito, bibili na ulit tayo ng 1 crumble. Tapos kalahati na lalagay natin ito. Tapos hanggang sa maging ganito na lang yung papakain mo sa kanila, puro parami na ng parami. Ganyan yung ginagawa kong change feeding dito para hindi stress yung manok, iwas stress sa manok. Ngayon, maraming maraming salamat. Sana makatulong sa inyo tong diskarte ko sa change feeding. Okay, maraming salamat mga boss.